Sink. Ito yung mga times na, ito yung mga panahon na gusto kong mag-washing ng motor, mga kaibigan. Ayan nyo, oh, ang init, ang init. Oh, oh. What's up? Welcome back dito sa ating channel. Nakabalik ulit ako ng Bohol at nakakita ng opportunity, pagkakataon na makapag-vlog, ano? Bukante ko na alam paano mag-vlog. Naubusan na yata ako ng kumpiyansa, naubusan na ako ng mga, sa dami ng mga motovlogger kasi ngayon parang wala na ako ng gana sa motovlogging talaga. Alam nyo naman, noon kasi, di ba, ang dami pang nanonood, ang dami pang gustong manood. Pero ngayon parang halos lahat gusto na din panoorin. Motovlog na din lahat. Pero anyways, patuloy lang tayo. Sino nga ba yung mga, basta washout dun sa mga nagpapawashout. At saka dun sa mga sumusuporta kay PH Care, kay Master ano, kay Master Janix. Sino pa nga ba yun? Bukod kay Master Janix, andun din yung mga Bohol Motovloggers PH, no? Was out kay, ano, kay Migo Dave. Tsaka sa mga kaibigan natin, si Sir J, si Alex Par Motovlog, si Bisaya Motovlog, or Bisaya Rider Motovlog pala. Kasi si Bisaya Motovlog yung taga Medellin. Yun sa Isle of Medellin sa Cebu. Okay, so hi sa inyong lahat. Pag-uusapan siguro natin ngayon yung may nakita kasi akong post sa ano guys na ang sinisipon ako. Sabi madami daw tong issue tong motor na to. Ito si Calde. Ito si Sniper 155R kasi nagtatanong siya bakit sa mga napapansin ko na kakabili pa lang nila ng Sniper 155R pero binibenta na kaagad, parang hindi nga umaabot ng mga 500 odometer, hindi umaabot ng mga 1000. Pagkabili, benta ka agad. Ay, napatanong din naman ako. Oo nga, no, bakit nga ba? Pero ako si Calde, wala naman akong, parang sa ngayon, wala naman akong plano ibenta to kasi so far, tinitingnan ko ano ba kasing, parang hinahanapan ko pa siya ng problema pero putya, wala akong makita. Bukod na lang siguro sa U-box, which is a personal preference, which is para sa akin okay lang naman na walang U-box ang motor kasi nung pa naman ako hindi mahilig talaga magdala-dala ng mga gamit kapag may ride. Kahit nga yung IDV ko na malaki yung U-box, hindi nga nagagamit yun sa mga ride kasi hindi ko talaga nilalagyan ng maraming laman yung U-box, especially pag may ride kasi ayokong bumigat yung motor. Especially pag long ride, kasi pag mabigat yung motor, tumataas yung konsumo ng gasolina. So yun lang naman yung nakikita ko na parang con kay ano. Kasi of course, kung gusto mo convenience talaga, especially yung U-box, huwag ka na mag-Sniper 155R. Yun lang naman yung pinakamadaling ano. Pero bukod dun, yung kanyang pananakbo, yung kanyang basta yung overall look niya, yung mga functions niya dito. Oo nga pala no, na-call out ng isa nating na nakapanood ng review video natin na dahil nga wala ng kickstart, marami nakapansin din na wala ng kickstart. Hindi ko pala to na-mention na oo, wala ng kickstart to si ano, si Sniper 155R. Tapos ayun nga, wala siyang kickstart pero hindi nilagyan ng voltmeter. Paano natin malalaman kung healthy pa yung battery ng motor na to? Diba dapat sana itong socket na ito dito, ginawa na lang nilang voltmeter to. O di kaya binilt in na nila dito sa dashboard yung voltmeter, pero hindi eh. So yun lang naman siguro apart sa U-box guys, yun lang naman siguro yung para nakikita kong problema kay Sniper 155R. Pero hindi naman sapat na problema siguro yun para sa akin, hindi naman siya big deal. Kasi yung voltmeter pwede naman gamitan mo lang ng tester pag ayaw na umandar sa ano, para malaman mo kung ilang voltahe yung battery mo. Tapos yung U-box, once again, personal preference yan. Pero sa nakikita ko, hindi naman siguro yan yung dahilan kung bakit nagsisibentahan ng Sniper 155R yung mga kakabili pa lang. Siguro ano? Parang hindi ko din maano kung ano talagang problema. Siguro ayaw lang talaga nila. May nagsasabi na iniksian daw yung katawan ni Sniper 155R kumpara dun sa lumang sniper. Parang mas maiksi na daw siya. Oo, mas maiksi siya ng mga 5mm lang naman. Kung tinitingnan mo or kung sinasakyan mo, hindi mo naman talaga mapifeel yung pagkakaiba na yan. Mas maganda nga itong mas maiksi ito kasi tawag dito, parang napaka flexible niya, napaka versatile niya sa mga traffic sa mga paglusot-lusot, yung mga ganyan.
Pero other than that, meron pa pala akong nakikita ng isang problema. Ito siguro yung pinaka ano talaga ngayon. Ito talaga yung pinaka problema siguro. Kaya nagsisibentahan na ng Sniper 155R. Yung mga kakabili pa lang, ipakita ko sa inyo, ha, ipakita ko sa inyo pagdating natin dun sa may dulo kasi. Parang ito lang yung nakikita ko na rason kung bakit nagbibentahan ng hindi lang siguro Sniper 155R kundi nagbibenta ng binibenta ng mga motor ngayon. Uy, may stand. Chip, stand, chip. Pakita ko sa inyo ngayon, guys, ha. Ayan, ikot lang tayo dito sa plaza. Ikot tayo dito sa plaza para may ma-demo ako sa inyo. Eto yun. Eto yung problema, guys. Ayan, ayan, oh. Ayan mo yung diesel. 90 na ngayon. XCS 85, 84. Eto yung mga nakikita kong problema kung bakit binibenta yung mga motor ngayon. Hindi lang Sniper 155R. Ito papuntang panglaw na daanan to, guys. Itong pa... Ito, pababang daanan na to. Papuntang panglaw. Dito tayo na daanan nung ano. Ako, dami sasakyan. Dito tayo na daanan nung Bohol Endurance. Papunta sa first checkpoint. So yun, parang... Para siyang pabiro na, pero kung iisipin mo talaga, ba't nga ba binibenta tong Sniper 155R, kakabili pa nga lang. Yun lang yung nakikita ko na problema, guys, ang mahal lang ng gasolina ngayon. ano pa ba kasi yung problema hahanapin nyo? Parang nawala na kasi yung mga problema sa Sniper 150 noon, at saka yung sa version 2 ng mga problema, no? Pagdating dito sa Sniper 155R, smooth na manakbo, at matulin pa. Hindi ako na, parang tawagin niya ng bias kasi alang-alangan namang motor niyo yung puriin ko. Ano pala ngayon, mag-withdraw muna ako ng, punta muna ako dito sa Western Union, mag-withdraw muna ako ng sweldo ko. Kasi may kakarampot pa akong sweldo na kukunin. Parang wala yatang parkinganan dito. Okay pa yung lahat, guys. Nako, okay pa yung lahat. Saan ba pwedeng magparking? Ang problema ko dito sa Tagbilaran, di ako kabisado kung saan yung mga pinaparkingan nila dito. Ang inaano ko lang is kung saan yung maraming nagpa-park, doon na rin ako. Tinatrangkaso ako ngayon, guys. Ubo at chipon. Chipon tuloy. Ewan ka ba, pag galing talaga ako Cebu, nagkakasakit talaga ako. Ay, no, ano bang klaseng hangin meron sa Cebu? Baka ganun nakatindi yung pollution dun, no? Pagdating kasi dito sa Bohol, parang nawawala lahat ng mga... Doon parang gumagrabe talaga, pati yung ano, parang kulang na lang. Atakihin ako ng asthma. I hope you understand. Eto, may mga nakapark dito para mga food panda to, eh. Pwede rin pagkatakapark dari ka diyot, boss, no? Di ha, kasa, yan, alam ako. Ari, ranoon ko, dali, ranoon kayo ko. Asa, dire, wala na, akong gisubay ganina. Oo. Baby, I ain't got no place to go. I hope you understand. Oh, eto. May bakante dito. Ayan, may nakita na akong bakante dito, guys. Pero dapat pa, ano. Uy, may paalis na afam, guys. May paalis na afam doon ako. Yun, no. Sana hindi magasgasan si Calde dito. Baby, I ain't got no place to go. Center stand ko na lang para sure na sure. Alright. Western Union. A few moments later. Ayun, tapos na tayo doon sa Western Union, guys. Hanapin na natin yung motor natin kung saan natin yung na-park. Asa na ba yung si Calde? Calde. Ayun. May bagong seatmate. Pucha, na LSS ako sa kantang yan. Alimutan ko na. Ano yung topic natin sa vlog na to? Ayun. Yung issue ni ano, Sniper 155R. Yung issue ng mga kapatid ni Calde. Teka, pwede ba mag-left turn dito? Or parang iisang flow lang tong ano dito. Ikot dapat tayo sa plaza. Hapit. Ayun, Lusot. Medyo matrapik doon. Bakit kaya? Marami sigurong papuntang Panglao ngayon. Kasi weekend, alam nyo naman yung Panglao Island. At saka... Ay, akala ko ngayon yung San Juan. Yung kafiestahan ni San Juan, guys. Yung nagbabasa ng tubig. Kahapon pala yun. Tapos na pala. Baby, I ain't got no place to go home. Hope you understand.
Puchang yun ang trangkasong to. Walang halong biro guys. Alam nyo parang hindi ko na alam paano mag-vlog. Kasi diba lang sa mga vlog ko, ang daldal ko pa. Eh ngayon parang hindi ko na alam paano magsalita. Hindi ko na alam paano mag-ano. Nailang ako. Baby, I ain't got no place to go. I hope you understand. Baka makaka-copyright ako nito pag kinakanta-kanta ko yun. Hello. Hindi ko pala nadala yung ORCR ni ano, ni Calde guys. Hindi ako sure kung nadala ko yun. Kung nga sa droid ko yata yun na bug. Liko na lang ako dito, baka may checkpoint pa sa baka may checkpoint pa sa unahan. Kasi kalimitan nagpupwesto yung mga checkpoint na PNP or LTO dyan sa ano, dyan sa junction. Junction ba tawag dyan? Kung hindi naman, dun sa may malapit sa, ano, sa church ng bakla yun. Dito yung, alam niyo yung nag-viral na ano, yung sinisita na walang helmet. Yung nag-aala ano pa, parang action movie na ano, parang nanonood ng action movie. Dito yon, dito sa may malapit sa Ace Allied Care Medical Clinics. Dito yon natumba si ano, si Moto Siko, si Brother Chris. Ito dito na ano talaga. Tsaka doon yun nahuli yung ano, itong street na to. Sabi ko, putya, familiar to ah. So CPG East Avenue pala. Tsaka nakakausap din natin sa ano, nakakausap din natin sa GC yung si Brother Chris, no? Ayan, so sobrang iksi ng vlog ko. Ayun lang siguro guys, kita kayo sana sa susunod natin na vlog, no? Basta yun, huwag kayo matakot, huwag kayo mga, yung mga nagpaplanong mag-sniper 155 Argent tas nagtataka. Pati yung mga ibang kakabili pa lang, binibenta na kaagad. Wala, dahil mahal ang gasolina ngayon. Yan yung tunay na problema, walang problema yung motor. Okay guys, so yun lang. Ingat kayo, maraming salamat sa pagsuporta kay PH Care. I'll end this vlog right here. Ride safe, always sa daan. And, peace! There you go!